ating programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Dr. David Sobrepeña. Hello and welcome to A Word of Hope. Today, Dr. David Sobrepeña continues with part two of the two-part series, Message on Biblical Guidelines for Financial Freedom and Prosperity. Ating pong paksa ay Biblical Guidelines for Financial Freedom and Prosperity. One of the main reasons why I wanted to do a teaching on this from time to time is because the Bible speaks more about money and possessions. Mas marami po ang turo ng Biblia patungkol po sa pera, pananalapi, possessions, property, than the combined teachings on faith, on prayer, and even on the second coming of the Lord Jesus Christ. Sapagkat every one of us, may nagsabi nga na author, there's not an hour in your waking hours that you don't think about money. Habang ikaw ay gising, ikaw ay nag-iisip patungkol sa pera. Sabagkat it touches every nerve of our body. The moment you wake up, when you go to work, you think about money. Sumakay ka ng taxi, ng MRT, ng jeep, ng bus. Meron kang sasakyan, magpagasolina ka. You think about money. Every time you eat, you think about money. When you go to work, you think about money. When you go home, you think about money. It is so important in our daily living. So first of all, we talk about God's warning against loving money. Di na po natin isa-isahin ang warning na yun. Pangalawa, we talk about violations of God's principles na lilabag natin ang mga prinsipyo ng turo ng Diyos patungkol po sa pera at pananalapi. Kung kaya't yan ang sanhi kung bakit maraming tao ang naghihirap sa kadukhaan. Maraming mga taong nahihirapan. They cannot have both ends meet. Palaging ubos ang pera. Kahit may trabaho o merong negosyo, palaging hindi sapat. So there are six violations na sabi natin. Yung stinginess, stubbornness, yung hastiness. Ito po yung mga taong sabi nila, pera ko ito, walang pakialam, kahit sino. Gastuhin ko kung saan ko gusto gagastuhin. That's stubbornness. Because we know that all things belong to God. And if you are a Christian, your life, everything that you have belongs to the Lord. Then hastiness, ito po yung mga impulsive na buying. Impulsive na paggagasto na hindi mo naman kailangan, katapos mong binili, tapos ng isang araw o isang linggo, nagsisisi ka na bakit mo binili iyon. You know, hastiness, mamadali, walang pagpaplano, pumunta ng shopping mall, nakakita ng on sale, agad-agad binili, hindi naman kailangan. Then there's the indulgence. Ito yung mga luho ng mga tao, the indulge. Yung mga too much celebration kahit na hindi kaya. Mangungutang para meron lang pang birthday celebration. Those are things that we must avoid. Live within our means. Laziness and indolence. And then last but not least, pinag-usapan natin yung craftiness. Yung get rich quick schemes. Tulad po ng mga scams, mga pyramidical scams, inverted pyramid na ating napag-usapan at ang dami pong nabibiktima nito. Why? Because kung ikaw ay nag-invest sa mga ganoon na bagay, umaasa ka na lang na yung founder ng scam na yon o yung
investment na yun, siya magpapayaman sa iyo at wala na ang iyong trust sa Panginoon. So now we come to the positive plan of God for us. Ano ba ang tinuturo ng Biblia upang ang buhay natin ay pagyamanin ng Diyos? God's principles for gaining wealth and towards financial freedom. Number one is a foundational principle. Ito po ay pondasyon ng turo ng Diyos patungkol po sa salapi, patungkol sa pera at lahat ng ari-arian. Unang-una po na pinaka-importanting prinsipyo mula sa Biblia ay God gives us the right to possess money. God gives you and me the right to possess money and material things. Why? Because God owns all money and property. Sa kanya lahat na mga ari-arian sa buong mundo. Sabi po sa Haggai chapter 2 verse 8, "The silver is mine, the gold is mine, says the Lord of hosts." Ito po yung mga nilalang ng Diyos. Another verse, Colossians chapter 1 verse 16, "For by him all things were created that are in heaven and that are on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him." God grants men to get wealth because all things belong to God. At ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan. God gives men power to have financial prosperity. Siya nagbibigay ng kakayahan. Siya nagbibigay ng pahintulot. Kahit yung mga taong, mga bilyonaryo na maaring hindi sumasampalataya sa Diyos, sila'y pinahintulutan ng Diyos na yumaman upang sa pamamagitan ng kanilang kumpanya, pamagitan ng kanilang mga invensyon, marami ring taong makikinabang at mai-employ, nakakatulong sa ekonomiya ng kanilang bansa at ekonomiya ng buong daigdig. So you think about that. Sabi po sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth." Kahit yung iba, they don't remember God, they don't acknowledge God, but in spite of that, it is really God who gave them permission to gain wealth. In 1 Timothy chapter 6 verse 17, sabi po ni Apostle Pablo, "Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy." Kung kaya't ang Panginoon ang siyang nagbibigay, I want you to really believe that in your heart. You know, later on we will go how that you can gain God's favor so that He will give you power to get wealth and to gain wealth and prosperity. Ngayon, tatalakayan natin, ano ba mga paraan na kalooban ng Diyos na dapat nating gawin in order for us to have financial freedom and prosperity. So let's talk about God's ways to gain wealth, or God's ways to gain wealth and financial freedom and prosperity. Ito po yung mga paraan na kuminsan ang ibang tao, dahil gusto nilang yumaman kaagad, taya ng taya sa loto, dahil may mga nananalo, taya ng taya, at iba't iba pang mga schemes, dahil gusto nilang yumaman agad. Alam nyo ba yung mga yumayamang agad ay nawawala din yung pera agad? You know, it doesn't last. Yung sabi nilang, easy come, easy go. But ano po yung mga paraan na itinuturo ng Biblia na dapat nating sundin? Unang-una, study and learn. Sabi po ni Jesus, "Take my yoke upon you and learn from me." Mayroon tayong matututunan mula sa kanyang salita. And of course, study and learn. Ang tradisyon yan ay, bakit tayo nag-aaral ng elementary school? Bakit tayo nag-aaral ng high school? Bakit tayo pumupunta sa kolehiyo? Upang magkaroon tayo ng dunong,
magkaroon ng kaalaman patungkol sa negosyo, patungkol sa trabaho na magbibigay sa atin ng kaunawaan kung paano mapaunlad ang ating buhay. It's still one of the old-fashioned ways. We need to study and learn. Yung pong mga naging mayaman, they studied and they learned. Okay? Sapagkat ang pera, hindi tumutubo sa kahoy. Hindi bumabagsak mula sa langit. And you need to learn. Sabi nga ng Bible, study to show thyself approved and to God. Ah, ito'y hindi lamang para sa mga pastor. Ginagamit po namin to na pang-encourage sa mga pastor at mga nag-aaral sa Bible College. But it applies to everyone. Study. Sabi ni Apostle Pablo, give attention to reading. If you want to be a leader, you have to be a reader. Kailangan manunong kang kaya masipag na magbasa. Nalaman kung ano-ano yung binabasa mo sa Facebook. Pero talagang intentional reading, pagbabasa. Do you know, kahit hindi ka nakapag-graduate sa college ng engineering or architecture o nag-aral ng anuman, alam nyo ngayon, ang pag-aaral ay napakadali makuha mo sa internet. You would learn anything there is to know. Almost everything there is to know under the sun. Kahit wala kang formal education, you can learn. Sabi po ni Pablo sa 2 Timothy 3:17, thoroughly equipped for every good work. So, kahit hindi ka nag-aaral ng kuleyo, dahil, for example, mga nasa 30 years old ka na, o 28, you know, yung iba, ayaw na lang pumunta sa kuleyo dahil sila yung pinakamatanda. Well, don't worry. You can learn a skill. You can learn a trade. Or you can learn a profession. Sa pagbabasa, maaaring pumunta ka ng TESDA. Sabi ko mga young people na ini-encourage, sir, ang nanay at tatay ko, mahirap lamang po kami. Hindi ako nagtapos ng kuleyo. Walang pangtustos. Sabi ko, ano ba ang gusto mong gawin? Ganito po, makakuha ka ng, mag-aaral ka ng TESDA. Magiging beautician. Mapapag-aralan lahat yan. Pati mekaniko. At ano mang mga bagay, you can learn a trade or a profession. Learn from the success of others. Alam niyo, maraming mga negosyante dyan na wala silang opportunity na nakapagtapos ng college o university, but they are successful in their own business. Glory to God. Kung meron kang napupusuan o nagugustuhan na pasukin na negosyo, at bago mo gawin yun, seek out someone who has already done what you want to do. Humanap ka ng tao na yun ang negosyong pinasukan niya, yun ang ginagawa niya at naging successful siya. So you seek out someone as someone, if you can watch them at work or offer to volunteer or work for them even for free. That's right. Matuto ka lang. Merong isang lalaki. Nawalan siya ng trabaho. At nung nawalan siya ng trabaho, humahanap siya ng trabaho na linya niya. Doon siya sa linya. At sa kanyang linya na pagtatrabaho. Sabalit, hindi sila nag-hire. He was down to his last penny. At napunta siya sa isang lugar. Naghanap ng trabaho. Ang trabaho lang na may bakante ay yung assistant ng gumagawa ng sapatos. Nagre-repair at gumagawa ng sapatos. Natutunan niya yung negosyo. Paggawa ng sapatos. Fast forward. 25, 30 years later, si W.L. Douglas, ang pangalan niya, became one of the world's largest manufacturer of shoes. Natuto siya. Hindi nag-aral ng kuleyo. Are you listening? Seek out someone. Pwede ka maging apprentice. Until you know the business. Number two, work. Ito ay ginagamit ng Diyos. Ito ay paraan ng Diyos upang umunlad ang buhay ng isang tao. Trabaho, work. Sabihin nga natin lahat ng malakas, work. That's right. In all labor,
there is profit. Yan po ang sabi ng Biblia. One of the words of Jesus that I like. Sa Luke 19:13. Sabi niya, do business till I come. Do business till I come. Ito po'y napakahalaga na dapat nating gawin. Habang inihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, do business till I come. Huwag kang nababakante na walang ginagawa, na patambay-tambay, na naghihintay. Maraming mga paraan upang ikaw ay umunlad at magkaroon ng negosyo. Do business till I come, sabi ng Panginoon. Ang problema lang ay yung pagkatamad ng ilan. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 to 12, for even when we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, neither shall he eat. If anyone will not work, of course, may mga tao na may mga sakit, okay? May mga kapansanan, may mga handicap. Hindi naman sinabi, those who could not work. Iba yun, who could not work kaysa will not work. The person who will not work, it has to do with attitude. It has to do with laziness. Yung kung yung mga may handicap nga, sila'y masisipag. Tayo pa kaya? Na wala naman masyadong kapansanan? Ang kapansanan mo lang ay katamaran? Oh, ito pa. Sabi dito, for we hear that there are some who walk among you in disorderly manner, not working at all, but are busybodies. Meron nagsabi, Pastor, mga busybodies kami. Kasi hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng busybodies. Hindi ibig sabihin niyan masipag ka. Sa Bible, ang busybody, yung mga chismosa at mga chismoso, wala nang ginawa, kundi, you know, kung ano-ano nung pinagsasabi ng gugulo. So wag niyong gamitin yung salitang, I am a busybody. Now those who are such, we command and exhort through our Lord Jesus Christ that they work in quietness and eat their own bread. O, isa pang instruction from the Bible. 1 Timothy 5:8. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Okay, mga tatay, lalo sa mga tatay, mga nanay, kung hindi ka nagtatrabaho, hindi mo masuportahan yung pamilya mo, yung household mo. You're not supporting them. Anong sabi ng Bible? You have denied the faith and is worse than an unbeliever. Now that is a very strong word from the Bible. It's not from me, but it's from the Bible. If anyone does not provide for his own, that's why kailangan ang mga parents ay magsumikap. Anong dapat natin gawin? Diligently seek good employment. Seek good employment. Now, there are times na walang nag-hire. Kapag mahina ang ekonomiya, you know, yung recession na sinasabi nila, maraming nawawalan ng employment. Mga kumpanya ay nagre-retrench. Now, what do you do? Kung merong trabaho, para hindi ka lang mabakante, work. God sees the integrity of your heart. And in due time, the Lord will promote you. Kaya lang, yung iba, minamata nila yung trabaho na pag-waiter, trabaho na pag-janitor. Huwag niyo pong minamata yung mga yon. At least sila ay marangal na nagtatrabaho. Ang dapat niyong i-despise ay yung mga namamalimos. Yung nakikihingi-hingi-hingi dito. At, you know, nakikitulog dito doon. Pero yung mga tao nagtatrabaho, nagsusumikap, saludo ako sa kanila. Pamumuhay na marangal. Marami pa rin mga Pilipinong ganyan. Now, for example, pag ikaw naman ay na-employ, what do you do? You need to strive for excellence in your work. Yung ang trabaho mo ay excelente. Yung meron kang productivity. Kung ikaw ay isang follower ni Jesus Christ, if you apply yourself and be excellent in your jobs, don't worry about going to labor because God is going to bless you. The Bible says promotion does not come from the east, from the west, from the north, or from the south. Promotion comes from the Lord. Kung nag-apply ka na nag-apply, walang bakante. Either
ikaw ay not qualified or overqualified or walang opening. So what do you do? This could be your opportunity to start a small business and grow that business. Start your own business. Be your own boss. Kung yung mga nag-invest sa mga scams, umutang ng 100,000, nagsangla ng mga lupang iba, nagsanla ng iba't ibang mga ari-arian, instead na mag-trust sila sa isang tao na magbibigay sa kanila ng malaking interest, kung ginamit lamang nila yung perang yon na kapital, ginamit yung utak, sipag at tiyaga, at yan, pag kumita ka ng malaki, you have a better appreciation of your talent. You feel good about it. Kasi pinaghirapan mo, nagbanat ka ng buto, nagpawis ka sa bagay na yan na ininvest mo. So kung nawalan ka ng trabaho, na-retrench ka, huwag ka mawalan ng pag-asa. If you are not afraid to work, start your own small business and then grow it. Be an entrepreneur. Number three na paraan, save and invest. Save and invest. Kailangan mo nang start with budgeting. Meron kang budget so that you will live within your means. Ito po sabi sa Proverbs 21:20 sa Living Bible. The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Pagkatapos lang ng sahod, ubos na yung pera. Blow out dito, blow out doon. Para ma-impress yung mga kaibigan. Kung ang mga kaibigan mo, kaibigan ka lang nila, pag pinapakain mo sila, pinapainom mo sila, pinapasaya mo sila, nililibrik mo sila, tanyag ka, let me tell you, darating ang araw, pag wala ka na, tatakbuhan ka ng mga yan. Yan ang istorya ng prodigal son. He spent his money and fortune in riotous living. Habang meron ka, masaya, pasayaw-sayaw, ang dami ko, okay ka, idol. You know, ito, okay ka talaga. Salamat. Pero pag wala ka na, bye. Meron nga bumper sticker ng kotse na nabasa ko. Natawa ako sapagkat habang, you know, sinusundan ko sasakyan, ito yung bumper sticker niya. A friend in need is a friend I don't need. Ha? Ganyan ang mga kaibigan sa mundo. Kung ganyan ang mga kaibigan mo, tanyag ka lang, gustong-gusto ka nila. Pag nag-blow-blowout ka, may mga ganyan eh, na tao eh, na gusto nila na. People will like them. So they spend money, ganon. Don't do it. The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. In Proverbs 24, verse 3 and 4, and any enterprise built by wise planning becomes strong through common sense and profits wonderfully by keeping abreast of the facts. Kailangan na mag-invest ka, mag-save and invest wisely. Build assets rather than liabilities. You must build assets rather than liabilities or expenses. Now, meron lamang exemption yan. Kung ikaw ay nag-i-start ng negosyo, yung startup business, many times, your first 6 months, your first year, or even 2 years, depending on the business, you lose money. Because it's a starting up business. You have liabilities, you have expenses. So balit, on the third year, fourth year, fifth year, ganyan pa rin, palagi kang logi, aba, may katok ka na sa ulo. Either kailangan na umalis ka dyan sa negosyong yan, or you need to change the way you do business. Let me just tell you, the most productive time ng buhay ng isang tao, na worker o businessman, the most productive time ng kanilang buhay where they start gaining wealth is from age 30 to 55 and up to 60. And most of that production comes in your late 30s and all the way through your 40s and in the 50s. You should be building up on your assets
mga bagay na to help you and your family in the future. Alright, ano pang paraan ng Diyos? Ito, gustong-gusto natin lahat to. Gifts and an inheritance. Gifts and inheritance. May mga sorpresa ang Panginoon na hindi natin inaasahan. Glory to God. Sometimes yung mga pagpapala ng Diyos comes through the mail. Glory to God. Na merong hinipo ng Panginoon na bigyan ka ng pagpapala. At kung meron kayo mga lolo at lola, mga auntie or uncle na nasa abroad at naalaala kayo, these are some ways that God can bless you. So there are ways also that God will bless you with blessing na hindi mo inaasahan. All of a sudden, mayroon kang matinding pangangailangan, merong love gift o merong tumulong sa'yo upang magkaroon ka at masupply ang iyong pangangailangan. Yan ay mga gifts na nanggagaling sa Panginoon, sa kanyang paghipo sa puso ng ibang tao. Pero huwag kayong umasa masyado yan. Kung nilabag nyo yung mga first three, kung ginawa nyo yung first three na ating pinag-usapan, naging faithful stewards ka at kulang pa rin, ang Panginoon ay kikilos upang ang iyong mga pangangailangan and many of your desires will be supplied by God. Number five, pursue God's favor and prosperity. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. In 3 John 2, sabi po rin, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospers. The word prosper is mentioned twice. Proverbs 13:21, Trouble pursues the sinner, but the righteous are rewarded with good things. Sa papanong paraan that you will gain God's favor. Kasi napakahalaga ito. Sa papanong paraan that you will gain God's favor. How do you pursue God's favor upon your life? Napakasimple lamang po. How to pursue God's favor upon your life is you need to seek first His kingdom and righteousness. Sabi po sa Matthew 6, chapter 19, verse 21, Do not store up for yourself treasures on earth where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin don't destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ito po yung napakalaga, where your treasure is. What do you treasure the most? Do you treasure the most money? Do you treasure the most real estate? Do you treasure the most your job? Do you treasure the most your bank accounts? Do you treasure the most your business? For all of us, what we should treasure the most, hallelujah, is the kingdom of God, our relationship with the Lord. With the Lord Jesus Christ, yan ang pinaka-importante sa buhay natin. At kung yan ang pinaka-importante sa buhay natin, then you read the Word of God because you treasure the most the things of God. You begin to read the Bible, spend time in the Word of God, spend time in prayer and seeking God's face, His kingdom, His righteousness. When you do that, you will have God's favor upon your life. So begin to invest with God as your business partner in your life. But when you give to God and you partner with God, babalik sa'yo ng siksik, liglig, at umaapaw ang ipagkakaloob ng Diyos sa'yo. So believe it's possible for you. Jesus said, if you can believe, all things are possible to him who believes. Believe that God must have something better in store for you. With your partnership with God, you can enjoy success and financial freedom and prosperity. I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay.
Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen. If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0968-228-9177. That's 0968-228-9177. Or send us an email to dwbl@wordofhope.ph. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. Friends, this is Bishop Dave Sobrepeña inviting you to join us next time to listen to A Word of Hope, Mondays to Saturdays at 5:30 a.m. to 6 a.m. and Tuesdays to Fridays 9 to 9:30 p.m. here at 1242 DWBL AM station. God bless you.